Good morning. Walang magawa si Inday. At my baby is playing. Ano ba ari pwede pag-usapan? Nakakaloka ang umagang ito. Wala akong magawa. So, ating pag-uusapan ay paano nga ba mag-move on? Sa tingin ko, yun ang pinaka mahirap na pag-usapan. Kaya pag-usapan natin. Para sa akin, ang una mong kailangan para makamove on ka ay mahalin mo ang sarili mo. Kasi once na minahal mo ang sarili mo, dun mo malalaman kung paano magmahal muli. Kasi once na nag-heal na yan at tinuruan mo ang sarili mo, mahalin ang sarili mo, dun mo mapupunayan kung talagang pwede ka na magmahal ulit. Kasi diba tayo mga girls, paramdamin tayo. O natin gagawin, iyak lang natin, iyak kahit tirang timba pa yan. Halos pagising natin, iyak. Pag may kausap lang tayo, pag may narinig tayong kanta, akala mo lahat ng kanta yun na yung meaning na naramdaman mo. Kasi sobrang sakit, lalo na kung talagang niloko ka ng boyfriend mo or sino man yan, or akala mo kayo pero hindi naman pala. Tapos pag na mahal mo na yung sarili mo, ang pangalawa mo namang gagawin, acceptance. Kasi kung hindi mo tatanggapin na wala na kayo at nandun ka pa rin sa isip ko na kayo pa rin pero wala kayong closure, paano nga ba yun? Paano ko mag-accept kung wala kayong closure? Ako kasi, nung karanasan ako, nag-break kami pero wala kaming closure. So, ang ginawa ko, nag-focus lang ako sa work noon. Tapos, yung tigad lang, nag-ano ako, nag-novena ako. Mga kagagahan, nag-novena ako sa ano, sa baklaran. Kasi duty ako noon, iba-iba, 3 to 12, 10 to 6 sa pharmacies. So yun ang ginawa ko. Muna natin, love yourself, acceptance. Kailangan tanggapin mo sa sarili mo na wala na kayo. At kung matanggap mo na yun, dun mo ma-feel na na-let go mo na lahat. Kasi mahirap yun. Kung magmamahal ka ulit, hindi mo minalang sarili mo at hindi mo tinanggap na hindi na kayo.